Kailan ba siya titigil sa pagsasalita ng bastos? Actually, Mrs., walang nakakaalam, no? Ang, hindi natin alam kung bakit nagkagal na mister ninyo. Basta ang mahalaga lang, huwag niyo siyang pababayaan. Dahil ikaw lang nakakaintindi kung ano yung mga sinasabi niya. Basta mahalaga lang ngayon at ipagpatuloy mo lang yung pagpapirim ng gamot sa kanya. Sige po. Sige, ako kunin ko muna yung resulta ng X-ray. Maupo muna kayo, ha? Sige po. Ang ibig niya sabihin, salamat po, Dok. Sige. Upo muna kayo. Opo. Misa na kayo ng pwede kumakan? Bastos! Miss! Asawa mo to, ha? Bastos eh! Miss, pasensya ka na. Na-aksidente kasi yung asawa ko, nabagok yung ulo niya, kaya hindi niya mapigilan yung pagsasalita niya ng bastos. Pero hindi talaga yun yung ibig niya sabihin. So, ano ibig niya sabihin sa sinabi niya? Ang ibig niya sabihin, Miss, anong oras na? Ganun ba? Ako, pasensya ha? 4:38 na pala, pasensya ulit. Masakit ba? Pwede yung pakisa lang. Talagang bastos. Miss, pasensya ka na. Sorry talaga. Ako na talaga yung humihingi ng patawad. Hindi talaga yun yung ibig niya sabihin. Eh ano pala? Ang ibig niya sabihin, okay lang daw siya. Hindi naman daw masakit yung sampal niya. Yun talaga yung sinabi niya? Ang bastos naman kasi. Pero huwag ka nang magsalay. Utang na loob. Uli ha, pasensya. Grabe nga eh. Pati nga yung doktor, hindi alam kung kailan siya babalik sa normal. Pumatindi pagkakabagok ng ulo ng mister mo. Oh. Pasensya na, miss, ha? Mrs. Reyes? Ay! Opo, tawag na po kayo ulit ni Doc. Sandali lang, ha? Miss, pag alis mo dito, mag-ingat ka, ha? Siyempre, maraming tarantado sa kalye. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Oo, sige. Miss! Anong sinabi niya sa'yo? Sabi niya, mag-ingat daw ako paglabas ko kasi marami daw tarantado sa labas. Sinabi niya yun? Teka, bakit ka nagagalit? Ano bang ibig niyang sabihin doon? Ang ibig niyang sabihin, pumunta daw kayo sa motel mamaya at sabay kayong maligo. Talagang basos ka! Basta!